So yun na natin nagawa mga kalahe. Yan. Mix yan mga kalahe. May fos, may green, may yellow, may orange. Yan. Yan yung ginagamit namin dito. Yung sa iba rin kasi mga kalahe na gumagamit din ng buya. Pero mas maganda to kasi talagang banat yung tamsi na inihila mo. Good morning mga kalahe. Good morning sa inyo lahat. Ito na naman at nagbabalik na naman ang iyong kalahe. Alright, so medyo matagal-tagal din tayong nawala. Busy tayo sa mga nagdaang araw. At dito kasi sa amin mga kalahe, masyadong napakalakas yung dagat. Kaya hindi kami makapag-spear fishing, hindi kami makapag-fishing. Kaya medyo mahirap. At sa kabila't kabila, puro ilog. Kaya yun, kunting ulan lang, lumalabo yung tubig kasi nga dun sa baha, no, na galing sa bundok. So yun mga kalahe, unang-una sa lahat, binabati ko kayo ng maligayang Pasko. At maligong bagong taon. So sana masaya ko ngayon kasama na yung mga pamilya. At ganun din siyempre na may maihain tayo sa ating mesa na pagsalusaluhan nating pamilya. Keep safe sa bawat isa, fisherman dyan, mga kaspero natin na kahit na magpapasko o Paskong Pasko nasa laot, no, mabuhay tayong lahat. Shout out sa inyong lahat mga kalahi. So proud tayo sa mga kapishing natin na andyan na kahit na Pasko, bagong taon, nasa laot pa rin. So yun, mag-iingat lang tayo. So may gagawin tayo ngayon mga kalahe na isang simpleng technique lang, no, na paggawa ng fishing lure mga kalahe. Siguro yung iba alam na rin to. Ganun pa man, syempre gusto ko rin yung iba na hindi pa nakakaalam magkaroon din ng idea. So iba't iba rin kasi yung mga technique o yung idea natin na ginagawa. So yung sa akin, isi-share lang natin. I-share ko lang sa inyo. Bago natin umpisahan ng video na ito mga kalahe, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan i-like, i-share, subscribe yung channel na ito at i-hit mo rin ang notification bell para updated ka sa mga videos natin dito sa buhay probinsya mga kalahe. So yun mga kalahe, without further ado, umpisahan na natin. Let's go! So ayan mga kalahe, ito yung gagawin natin na fishing lure. Yan. Orange, pero meron din green. Pili tayong ganito mga kalahe sa fishing store na 10 piso lang yung isang ganito. 10 piso lang yan ng ganito. Nakakamura ka. Sa ganito, marami ka na magagawa. Sa fishing, ano, lure. Orange. Pain. Gusto. Yan na natin nagawa mga kalahe. Yan yung stainless na ginawa natin nung nakaraan. Sa previous vlog natin pinalitan natin kasi kumalawang yung binili natin na ano na hook gawin ano kumalawang na mga kalahe kaya kailangan palitan. So siguro sa susunod din yung katrabahin kasi puro stainless mga kalahe, 304 na stainless. Iwas sa kalawang. Nabibili ito mga kalahe sa mga fishing store sa inyong lugar o sa mga hardware ng kanting yan. Para ito sa mga kalahe sa combination fishing. Yan, dalawang bangka yung humihila nito. O yung iba, may bangka-bangkaan. Yung iba kasi ibang lugar mga kalahe, yung ginagamit nila buya. Kaya dito sa amin, bangka-bangkaan, paraw-paraw kung tawagin dito sa amin. Nasa description ng video na ito mga kalahe, ilalagay natin kung paano namin gagamitin yan. Kung may previous tayo na video na kasama kami ni brother-in-law yan, magawa sa floor. Kasi hindi namin afford yung fishing lure na maliliit na dilis eh. Di namin na-afford na 80 agad yung isa. Ito, DIY lang. Orange. Tapos ito yung green.
press this bell icon. Kaya na mga kalahi sa description box ng video na ito mga kalahi, yung paggawa namin ito. Bali ginawa lang rin namin ito. Yung hook na ito. Stainless yan na hook mga kalahi. Welding rod. So yan mga kalahi yung ginawa natin ng O-rings. Hahaluan na natin siya ng ganito para magmukha siyang ano, maliit na isda, maliit na pusit, maliit na pusit. Dilis, kala nila dilis yan eh, yung green. Sawsaw lang na sa tubig para umuntay ba? So mas makatipid tayo sa ganito mga kalahi kaysa bumili tayo ng yung pain talaga, hindi natin afford yun eh. Magkano agad ang isa nun, yung parang may mataso dito tapos may plastic, so dito lang muna tayo. May isang klase pa yung mga kalahi na pakita ng mga yung hose, dextrose hose to. Shout out sa mga nagbigay. Ano yun mga kalahi eh. Yung hose na stainless. Yung hose dextrose hose. Yung ginamit dito mga kalahi ano, yung pantahi sinulid. Sinulid dyan na red, pwede yung black. Gagamitin nyo, bahala na kayo kung anong gagamitin nyo dyan. Effective yan mga kalahi. Ilalagay na namin sa description kung paano namin yung gagamitin. Marami kang mga huli dyan. May yellow pin, blue pin, tribali, yan, talakitok. Madaming ano yan, mahuhuli. Ayun ba sa malaking isda. Yung kapal nito mga kalahi, mga siguro mga 1 mm yung kapal yan. Tapos haluan na natin ng ganito, yung makintab. Shoutout kay brother-in-law sa yung gumagawa. Legend sa fishing yan mga kalahi. Yung hook na ginagamit namin ng mga kalahi, mga nasa 27 na hook sa isang kwan, yung combination fishing 27, yung iba din mga pare-parehas, yung iba 29, no, ito no, may 30, yung iba 25 yan, depende sa inyo kung ilan yung gamitin nyo. Ito yung binili namin nakaraan mga kalahi, o na stainless daw pero hindi pala. Ano? Kinalawang. Eh mas mabuti na tayo na lang mismo yung gumawa ng hook. Madali na naman gawin yung mga kalahi yung hook. Si brother-in-law lang din yung gumawa niyan.
So yun o. At makakasiguro ka talaga dito kasi stainless to. Kasi pag bumili ka, sabi nila stainless tapos hindi pala. Nakalawang, baka 3-auto to na ano. Na stainless. May stainless kasi na kinakalawang din mga kalahi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sobrang simple lang talaga mga kalahi yung lore namin na ginagawa. Tsaka effective. Ayan, malus. Pagka na combination piecing sa mga brother-in-law niya mga kalahi, ang dami ng huli, mga talakitok. Ayan, mga bluefin, mga tuna. Mas malalaki pa. So ilalagay ko sa description kung paano namin yan ang ginamit. Pati yung ibang kapangkaan. Check nyo na lang, panoorin nyo na lang dun. Saka mura lang kasi nakakabili ka ng 10 piso na ganito eh. Yung kristalit, kung tawagin. Mga kalahi, yung aming di para tapos na bangka-bangkaan, mga kalahi. Ayan, kay Brother Rondo yan. You know, siguro mga nasa 1 meter yan mga kalahi, yung haba niyan. Brother-in-law to, di pa niya natapos, pero mayroon siyang luma doon yung ginagamit niya. Kasi may sa ibang lugar na gumagamit rin ng buya lang. Ito, the best to mga kalahi. Talagang, ano na to, effective. Subok na. So yun nga, inulit ko na sa description ng video na to mga kalahi. Lalagay natin kung paano natin to ginamit, no? Wala pang pintura. So yun mga kalahi, sa host naman tayo. Sa Dexterous Host. Bago, wala pang kagamit-gamit. Yan lang yung simpleng pain namin dito mga kalahi. Kasi pag bumili tayo nung may nabibili kasi na ganito. Nahapo kasi isla. Nahapo yan sila eh. Nung may kalahi ka dito. Nabibili tayong ganito mga kalahi. Kaso, nasa 80 yung isa siguro. Yung may mata. May mata na siya. Ito, maliit na dilis. Ito dilis. Ay, maliit na pusit pa. Ala. Ito dilis. Basta maliit na mga ano yan, mga fishes. Tapos wala kang ding gastos dito mga kalahi kasi ay meron din kasi ito bibilhin mo to eh welding rod, pero kung meron yan sa inyo na hindi na nagamit yung mga rayos ng bike, pwede rin yan ng stainless welding rod, pwede rin yan. So yun na yung forma niya. So press this bell icon. Bale alternate mga kalahi, itong ganito. Lagay niyo ganito. Yan. Ganito. Pero may mga gap sir. May mga 4 meters. Mga 4 meters yung gap niya mga kalahi sa magmula dito. Dito, 4 meters yung gap nila. Kasi nasa mahaba yung kunya, 60 meters yung kung sa amin mabisaya, maklay, way.
detail yung mga kalahi. Finish product natin mga kalahi. I-assemble na lang yan dun sa ano, sa tamsi. Yan. So simple lang mga kalahi, walang kahirap-hirap. Mura lang at hindi ka nagagastos ng napakamahal. Pag bumili ka ng 30 pieces na lore na yung nabibinta talaga, 80 kasi yung isa nun. So dito lang tayo sa mura, sa afford natin. Fishing lore. So yun mga kalahi, lalagay na lang natin sa description mga kalahi yung paggawa namin itong hook. Yan, at saka kung paano natin gamitin. So panoorin nyo na lang, check nyo na lang sa description box. Yan yun yung mga may host mga kalahi. So yun, yan na yung ating finished product. So ito na mga kalahi o yung finished product kay brother-in-law to, sa kapatid nung gumawa kanina. Yan, shout out sa mga lahat na mga mangingisda dyan, sa mga masisipag. Yan yung style niya mga kalahi. May gap yan mga kalahi. 4 meters yung gap niyan kada every hook. May gap. Tapos yung dulo, meron siyang ano, merong may swivel para kapag ka umikot-ikot din yung isda, eh hindi siya ano, magbuhol-buhol. Yan. Mix yan mga kalahi. May hose, may green, may yellow, may orange. So yun mga kalahi, papakita ko yung ginagamit namin na panghila doon sa ginawa natin na pain. Yan, ito yung bangka-bangkaan mga kalahi na ginagamit namin dito sa aklan. Yan, inihila ito mga kalahi. Ito, meron yung sa gilid. Dito yung tinatali sa kabila. Yan, inihila niya yung 27 na kawil o hook. Yung ginawa natin na stainless na yon, na yung nilagyan natin ng pain. No? Yan. Yan yung ginagamit namin dito. Yung sa iba rin kasi mga kalahi na gumagamit din ng buya. Pero mas maganda to kasi talagang banat yung tamsi na inihila mo. Ganon din dito. Yan. So yan, yung pa. Yan yung pare-parehos yung ginagamit namin dito. Medyo hindi nga lang tayo makalaot mga kalahi. Gawa ng yun o. Sobrang napakalakas ng amihan. So sa ating mga mangingisda, mag-ingat tayo. At sana maging safe tayo. Ingat tayo palagi. Yan yung check natin yung ating mga makina, yung ating sasakyan kung okay ba. At least bago tayo pumalaot magiging safe tayo. Yan yung aming dalampasigan, nagpa-brown-brown. Dahil hindi tayo makapag-spear fishing. Kabila kasi may ilog. Dun sa kabila may ilog rin. Kaya yan. Yan yung sistema dito sa amin. So yun mga kalahi no, ilalagay ko sa description kung paano namin ginagamit to. May video na tayo nyan. Pero yun, ilalagay ko yung link ng video na kung paano namin ito gagamitin no, yung bangka-bangka na yan. Tsaka yun. So ilalagay natin sa description yung link ng video. So panoorin nyo, at least magkaroon din tayo ng idea about sa kung paano natin ito gamitin, kung paano natin siya ilalagay, yung ginawa natin na may kawil, may pain, no? So pati yung paggawa natin ng stainless na hook, ilalagay ko din sa description para makita nyo rin, no? Para magkaroon din ng idea at naka-safety yung aming mga bangka, mga kaya gawa ng malalakas nga yung ano, halos matataas yung high tide ngayon. Yan, ang lakas pa sa gabi. Kaya umaabot hanggang dito sa gilid. May mga tali na. So yun. Right. Ingat-ingat yung mga mangingisda, yung mga kaspiro natin. Ingat-ingat kayo palagi. So manalangin tayo bago umalis, bago tayo mapalaot. Sigurado. Para makasigurado, tingnan din natin yung panahon. Yun. So hanggang dito na lang ulit mga kalahi. Ang video na tatapusin ko. Bago ko na sa channel. Subscribe ang channel na to. At syempre i-hit mo ang notification bell para update ka dito sa buhay na video siya. Right, so yun, hanggang dito na lang. Inuulit ko, maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang nanonood sa mga
viewers natin at sa mga subscriber natin, sa mga viewers natin, at sa lahat ng mga kaspero natin, sa mga sherman natin, sa lahat ng nangingisda. So, ingat tayo sa lahat ng nandadagat, mandaragat. So, ingat tayong lahat. At inuulit ko, Merry Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Keep safe, everyone. God bless you all.